Hello guys, kamusta kayong lahat? Ngayon, Biyernes Santo, hindi mo na tayo lalabas para mag-vlog kasi... Kasi since Biyernes Santo ngayon, kailangan natin mag-reflect, mag-isip-isip, mangilin, magnilay-nilay kung ano ba talaga yung dapat natin ipagpasalamat o dapat natin alalahanin every Holy Week. So, it's not about vacation, it's not about pag-enjoy, but most importantly, it's about reflection at pasasalamat. Guys, since malayo tayo sa work natin, so palagi tayong gumagamit ng kotse kapag nagbabiyahe. And syempre, yung motor natin, hindi natin gaano nagagamit. So ang ginagawa ko dyan, every week ko lang siyang ginagamit. Bali, paikot-ikot lang dito sa village. Pinapa-edit ko lang siya. Minimake sure ko na napapaandal ko siya ng maayos. So ngayon, ganoon din ang gagawin natin. Medyo lilinisin lang natin siya ng konti. At saka, iikot natin siya mamaya dito sa village para naman na-exercise din yung motor natin. Yung garahe namin, kailangan ko muna ilabas yung kotse bago ko mailabas yung motor. Bilang malinis na yung mga sasakyan natin, yung motor at yung kotse, malinis na rin ang katawan natin. So ngayon, papainitin natin yung motor bago tayo mag Q&A Friday. So guys, ready na tayo ngayon para painitin tong motor na to bago tayo mag Q&A. Enjoy mo natin yung hapon kasi hindi naman siya masyadong mainit, pero mabana siya kasi papawisan ka talaga, pero yung araw wala na siya masyado. Pero bago ang lahat guys, bago tayo magmotor, dapat lagi tayo naka-helmet. Ito yung kinakainis sa mga nagmumotor eh. May mga nakikita ko nagmumotor, may helmet na sila, hindi pa nila sinusuot. Karamihan, yung helmet nila nasa siko o kaya nandun sa motor nila. Ang sarap na lang kutusan guys, kasi nandun eh. Andun na yung protection mo, andun na yung gamit mo, pero ayaw mong gamitin na alam mo namang makakapagbigay sa'yo ng safe ride, di ba? Tapos pag na-aksidente, doon magsisisi. Kaya dapat, pag magmumotor tayo, huwag natin kalimutan mag-helmet.
hit the road. Nakabalik tayo sa headquarters natin at in-enjoy natin yung ride kanina. Napakasarap nung hangin. Hindi maaraw pero mabanas, mainit. Sabi nung mga bata kami, sinasabi nung matatanda sa amin, pag Biyernes Santo daw, bawal tumalon, bawal tumakbo, kasi patayan Diyos. Pero sa totoo lang, nung lumalaki tayo, nare-realize natin na parang kasabihan lang yun ng matatanda kasi parang ginugunita natin yung pagtubos ni Jesus Christ sa kasalanan natin. Pala, ang gusto ng matatanda nun, kaya nila sinasabi yun, para yung mga bata hindi malikot, para makapagnilay-nilay din at makapag-reflect yung mga tao pag Biyernes Santo. Gaya nga na ipangako ko, after nung paglilinis natin ng mga sasakyan, lahat-lahat ng ginawa natin kanina, Q&A muna tayo ngayon, guys. So, dumadami na naman yung mga comments natin at mga tanong sa comment box. Pero iba dito, comment lang naman, tapos karamihan naman tanong. Para doon sa mga nagre-request ng mga village tour sa mga Westwood 6, 7, sa mga village na hindi ko napupuntahan, pasensya na kayo guys kasi talagang hindi tayo pwedeng pumasok doon. So, siguro pwede natin kuhanan sa labas ng video yung parang montage lang nung village. Pero hindi tayo talaga pwedeng pumasok guys eh. Mahigpit talaga sila doon. Pipilitin na natin sagutin yung mga tanong sa comment box para na rin sa benefit ng mga ngayon lang nag-subscribe at yung iba hindi pa nababalikan yung mga old videos natin. Para at least dito sa vlog na to, pag napanood nila, masasagot kagad natin yung mga queries nila. First question from Miss Sophia Daniel. Ang sabi niya dito, "Hello sir, new subscriber po. Hindi nga daw po malinis yung tubig dyan. Saan kayo nakuha ng drinking water? O may nagbebenta po ba dyan ng purified water?" Ma'am Sophia, yung tubig dito sa Lancaster is provided by Southlink. Ang tubig nila dito is deep well. Wala siyang chlorine. Pero malinis naman siya. Kaya lang, kung i-compare mo siya sa tubig sa Manila, parang isipin mo, hindi siya malinis kasi wala nga siyang chlorine. Pero definitely hindi namin siya iniinom. Kagandahan lang dito sa Manila, nagkakawalaan na ng tubig. Yung tubig dito sa Lancaster, sagana. Kasi nga, since deep well siya, tuloy-tuloy yung tubig dito. As for the drinking water naman, marami kang mabibili dito online, free delivery. In our case, meron kaming nakukuhanan ng minimum of 3 container at 18 pesos each. Yun. Masarap yung tubig nila dito, tapos yung delivery on time naman. Another question from Miss Jeanette Cruzat. Ang tanong niya dito, "Sir, may veterinarian clinic po ba dyan sa Lancaster?" Ma'am Jeanette, dito sa Lancaster, in-inquire natin sa mga previous vlog natin, sa mismong Lancaster Square, wala tayong veterinarian clinic doon. Pero ang meron lang doon is pet hotel at saka grooming services ng mga pet. Pero may isang subscriber tayo, si Miss Maggie Santillan, na nag-comment din na ang pinakamalapit na veterinarian clinic dito sa Lancaster is sa May Kalayaan before siya lumiko na papunta sa Lancaster. Ang name is Pet 4 Months. Yun, halos katabi lang daw siya ng Chowking. Veterinarian clinic daw yun, ma'am. Another question again from Miss Jeanette. Gano po kalayo ang SM Rosario sa Zone 2? Pag tininan mo siya sa Google Map, ang SM Rosario, kung magagaling ka dito sa Zone 2, is 6.9 kilometers via Arnaldo Highway. So siguro yun yung computation na walang traffic. Pero kung magkakalayaan ka, medyo malayo eh. Kung mag-Arnaldo ka, mga 6.9. Kung magkakalayaan ka kasi palabas pa lang dito sa village, papunta sa main road ng Lancaster, 8 kilometers na.
So I suggest kung may kotse, mag Arnaldo Highway na lang, mas mabilis. Our next question is from Mr. Eugene Bragais. Oy, katukayo ko pa to, guys. Ang tanong niya, any improvement po sa community ng Lancaster Zone 2? Like landscape and etc. Sir Eugene or Ma'am Eugene ba? Kasi hindi ko makita yung picture mo rito eh. Sir Eugene. Wala pang improvement sa ano sa landscaping dito, pero yung mga rotonda parang feeling ko inaayos na. Kasi inuuna nila yung mga villages na bagong tinatayo. Kasi sa tingin ko, kung uunahin nila yung landscape, tapos naghahakot pa ng mga yung mga truck na tsaka mga equipment na na ginagamit sa pagtatayo ng mga villages, masisira lang yung mga landscaping eh, tapos hindi rin maalagaan. So tingin ko, inuuna nila yung mga bagong villages bago yung landscaping. Another question, guys, from Miss Icy Blue. Ang tanong niya, pwede po ba dyan magnegosyo? Ang sagot dyan, pwede pong magnegosyo sa Lancaster, pero dun kayo dapat magnenegosyo sa ano sa commercial area, like yung mga Lancaster Square, yan. Kasi kung ang tatanungin natin is kung pwede magnegosyo dito sa loob ng village, hindi pwede. Kapag tatanggapin nyo na yung bahay nyo, i-accept nyo na yung unit nyo, nasa kontrata po yun, hindi pwede magnegosyo dito sa loob ng village ng Lancaster. For our next question, from Miss Nina Alonzo, ang tanong niya, Kuya, pag nagpa-gate kayo, yung katabi nyong may gate na paderm nyo na rin ba yon na pinagawa nila? Curious lang kasi ako. Feeling ko kasi dapat isa lang ang paderm niyan, tama po ba? So kung may gate na rin yung kabila, pang left side, katabi nyo yung harapan na lang ba yung ipapagawa nyo? Nakukuha ko yung gusto mong sabihin, Miss Nina. For example, ito yung bahay mo, nagpapader yung kapitbahay mo rito, tapos nagpapader yung kapitbahay mo rito, ibig ba sabihin, gate na lang yung papagawa mo? Pwede yon kung tatayuan mo ng poste para sa gate mo, pero hindi mo siya ididikit dun sa pader nung kapitbahay mo kasi bawal yon. Kung gusto mo magpader, magiging doble yung pader nila. Pader mo, pader ng kapitbahay mo, tsaka pader mo. Kasi may property line yun eh. So hindi mo pwedeng gamitin yung pader nila as pader mo, tapos doon mo ikakabit yung gate. So kung gusto mo, ito yung pader nung kapitbahay mo, magtayo ka ng poste rito, pag ganyan, may kawang siya, tapos nandito yung gate. Yun, pwede yun. Pero kung gagamit, kung dito mo ikakabit yung gate mo sa pader nung kapitbahay mo, bawal yun, magagalit sa'yo yun. Pero definitely, kailangan mo pa rin ng construction bond bago ka magpagawa ng gate. Pero I suggest sa amin kasi kung yung unit mo is, tingnan mo rin kung magpapapader ka kasi minsan yung mga unit, lumilit siyang tignan kasi tsaka sumisikip pag nagpalagay ka ng pader. Sa amin kasi parang nakikita ko, parang ayoko nang magpalagay ng pader kasi nga parang sumisikip yung bahay mo. And guys, for our last question from Miss Jenny, Sir, ask ko lang po, ano po bang plan ng internet nyo sa smart? Thank you po and have a nice weekend ahead. Ma'am Jenny, yung plan namin sa Smart is plan 1-2 all in consumable. Sabi nung kakukuha ko lang to nito actually nung last vlog natin sa Smart, bali sabi nung Smart sa akin, yung plan 1-2 all in, magdi-discontinue na siya by May. So hindi na siya ina-offer. So inavail ko na yung plan 1-2 kasi yung feature niya, yung 1-2 consumable yung gigabytes noon. So definitely kung 1-2 'yun, di ko alam kung gaano kalaki yung ilang gig yung 1-2. Tapos kapag naubos yung 1-2, ibibill ka na niya hanggang 2-5. So kung makarating ka ng 2-5, hanggang 2-5 na lang yung bill mo, pero yung consumption mo tsaka yung utilization mo ng internet at tsaka yung speed mo optimized pa din. Kumbaga kahit i-abuse mo yung gamit, ganun pa rin yung speed mo hanggang 2,500 pesos. So sinasabi nila, hindi kasama sa capping yung plan 1-2. Mataas hanggang 2.5 yung all-in na consumable. Actually, tinest ko yun. In-abuse ko yung gamit ng internet. And true enough, hindi naman talaga siya kasama sa capping kasi mabilis pa rin yung connection niya dito sa zone 2. Kasi sa zone 2, wala pa tayong mga fiber kaya kailangan natin tsagain yung broadband. In our case, dito sa smart na plan 1-2 all-in, okay na okay naman yung connection. Nakakapag-upload tayo agad ng mga vlogs natin. At saka nakapag-download tayo ng mga kailangan nating stuff para sa pagbablog natin. Guys, natapos na naman na isang buong araw. So dito na rin natapusin itong video na to. At gusto ko magpasalamat sa inyong lahat, guys. Kasi kahit Biyernes Santo, sinamahan nyo ako.
sa episode na to para makapaglibot-libot dito sa Lancaster, sa village namin, at saka para sagutin na rin yung mga queries ng mga subscribers natin, at sana nakatulong to sa inyong lahat. Guys, kung nagustuhan nyo itong video na to at sa tingin nyo nakatulong sa inyo, hit that subscribe button and give us a thumbs up. Pati na rin yung bell, guys. Pakihit nyo na rin yung bell para na-notify kayo na may ina-upload tayong bagong video. At saka panoorin nyo yung mga videos natin kasi makabuluhan siya, guys. Kakapulutan natin ng information at makakatulong sa atin. So guys, have a great weekend at saka enjoy natin itong Holy Week. At saka huwag natin kalimutan mag-reflect. At saka yung mga stress sa buhay natin, huwag nating i-entertain. Kumbaga, live one day at a time. Piliin natin yung mga bagay na makapagpasaya sa atin. Gawin natin yung mga bagay na magpapasaya sa atin. At piliin natin yung mga taong magpapasaya sa atin. Yun ang dapat natin kasakasama para hindi tayo nalulungkot kahit anong problema dumating sa atin, guys. So hanggang sa muli, guys, sa susunod na episode ng A Day with Eugene. Bye for now!